Hello po sa aking mga kapwa OFW sa buong mundo. Kamusta po kayong lahat? Ako po ang inyong kabayan na patuloy na nagbibigay sa inyo ng information. Hanggat mayroong kaalaman ay aking ibabahagi po sa inyo para alam niyo kung paano ang pag-apply sa Hong Kong Direct Hiring Process. Bago po ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, no, sa aking kakabayan channel, huwag kalimutan pong mag-subscribe. At huwag din kalimutan i-like ang aking video kung nagustuhan niyo po. At kung gusto niyo po laging updated sa aking mga susunod na mga videos, don't forget to press the bell button para updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Maraming salamat! Hello po! Kamusta po kayong lahat sa aking mga kapwa OFW sa buong mundo? Kamustahin natin ang ating mga kababayan sa Singapore, sa Malaysia, sa Kuwait, Jordan, Lebanon, Oman, Taiwan, sa Thailand, sa Indonesia, ano pa ba? Basta lahat ng mga OFW. Ako'y umaasa na tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. This video, itry kong sagutin ang mga katanungan ng ating mga inquiries. Madalas nilang tinatanong kung ang Hong Kong Direct Hiring ba ay legit. Sasabihin ko po sa inyo po, legit po dahil magkakaroon po kayo muna ng employer bago po kayo mag-report sa Pilipinas. Naka-process lang po ang inyong mga application direct to Hong Kong bago po kayo mag-report sa Pilipinas na may employer na kayo. Sa panahon ngayon, ang pag-apply sa Hong Kong, na lahat ng mga gustong mag-Hong Kong ay through online application na po. No? Registration online, no? Online registration. Madalas makikita niyo sa mga Facebook, no? Yung mga advertisement sa Facebook na Hong Kong Direct Hiring. At isa na po ang page natin doon na marami nang natutulungan na mga kababayan natin na nagkakaroon ng mga employer. Kahit pa mga first timer sila at walang karanasan ay nagkakaroon na rin ng mga employer, no? Kamustahin pala natin yung bagong hire na si Leticia at si Tilma na nagkaroon ng employer na kahapon at saka the other days. Maraming salamat sa patuloy na nagtitiwala sa ating page sa Hong Kong Direct Hiring sa Facebook. Maraming salamat din sa inyo na patuloy kayong sumusuporta at sumusubaybay sa mga posting, no? Kung meron mang mga posting kayong nababasa doon, basahin niyo po ang instruction at doon po kayo mag-PM kahit hindi na po kayo mag-comment sa comment section kasi meron ding iba doon nagre-reply na hindi po admin ng Hong Kong Direct Hiring. Kung nais nyo pong malaman ng mga iba't ibang information, pwede nyo i-review ang aking mga videos sa YouTube. Makikita nyo doon ang mga content, basahin nyo dahil yun ang napapaloob sa videos. Ano? Yung may mga tato, kung ilang taon ba dapat, mga requirements, lahat ay napapaloob po doon. Pero dito, i-review ko pa rin sa inyo, no? Sasabihin ko pa rin sa inyo kung ano ba talagang kailangan sa pag-apply ng Hong Kong Direct Hiring. Unang-una po ay kailangan po natin ng valid passport, no? Patuloy kong sinasabi, kailangan valid passport holder po at least 2 years. Then, resume, yung mga guide, may ibinigay na akong guide na resume, i-follow nyo na lang po. Meron din akong guide ng video how to make self video introduction para maganda ang inyong paggawa. Kailangan kasi malinaw. Maraming pa rin nagpapasa sa akin na ang likod ay maraming kung ano-anong mga bagay dapat plain, no? Gawa na ng paraan na kahit anong kulay nyo sa background nyo ay plain. Possible po, ito po yung sasabihin ko sa inyo. Na-notice ko lang, lahat ng mga aplikante, mostly, no, yung nagkaroon ng employer, no, na-confirm, nakasuot talaga sila ng white. No, white t-shirt, white polo shirt. Kung interesado talaga kayo na magkaroon ng employer, no, mas maganda magsuot po kayo ng white. Hindi po dahilan na wala akong puti, hindi po dahilan na printed ang puti ko,
pwede gawan ng paraan. No, pwede gawan ng paraan. May mga pinapasa akong mga picture, no, yung mga sample na puti talaga ang suot nila at mostly talaga napansin din ng ibang mga applicant din na puti ang naka mostly ang nagkaroon ng employer. Siguro 'yun ang taste ng mga employer sa Hong Kong na para sa kanila maganda tingnan pag puti. Dahil malinis talaga siya tingnan pag puti ang suot ng isang aplikante. Ang age limit pa rin natin, ganon pa rin, no? Wala pa rin pagbabago. Kaya sorry po sa mga mataas na ang edad, no? Hindi naman ibig sabihin na discrimination na dahil ang agency talaga ang ayaw tumanggap, no? So ang first timer natin is 23 to 24 until 37 years old below. Pero kung merong 38 na humabol, as long as naman na maganda ang kanyang karanasan, no? Meron siyang sapat na karanasan na as a helper, pwede naman po, no, titingnan ko ang inyong application. And then sa ating mga OFW sa abroad, yung mga ex-abroad, 44 below lang po, no. Pasensya na po yung mga nag-inquire na above, talagang hindi ako totally nag-accept dahil ayoko bigyan kayo ng assurance o bigyan ko kayo ng pag-asa, no, kasi masakit sa akin na pagdating ng araw, eh, talagang naghihintay lang kayo ng ilang buwan na hindi kayo nasisilik. But you can try, no? Wala namang imposible. Pwede po kayong mag-try. Kasi kung talagang kalooban ng Diyos na talagang mapapunta kayo rito sa Hong Kong, bakit naman hindi mangyayari, diba? Nasa Panginoon po ang lahat ng biyaya. Ako po'y tumutulong lang na maiayos sa inyong application. Kung maayos na inyong mga application, pwede nyo pong gamitin kahit saang agency nyo applyan. Unang-una po, hindi po ako agency. Yan po ang inyong tandaan. Hindi po ako agency. Hindi po ako nagtatrabaho sa agency. Ako po isang OFW lamang na handang tumulong, no, magbigay sa inyo ng information kung paano mag-apply, kung paano maiayos ang inyong application para ma-hired naman kayo sa iba. Handa rin akong tumulong pag okay na yung application, i-process natin sa mga agency, no, sa agency na alam ko. Kung magkaroon man kayo ng employer, hindi po ako konektado doon. Kayo lang po at ang agency. Kayo po ang makipag-ugnayan doon kung ano ang proseso. Ang tulong ko lang po ay magkakaroon kayo ng employer, no? May process ang inyong application at magkakaroon kayo ng employer. Yun ang pinakamagandang bahagi para sa aking pagtulong na magkaroon kayo ng chance na makarating po sa Hong Kong. Ang pag-apply po sa abroad, especially sa Hong Kong, hindi po na binamadali. Kailangan po natin ang mahabang pasensya. Lalo na ngayon, mahina talaga ang selection ng mga employer. Dahil mas gusto ng mga employer ngayon na kumuha na nandito pa lang sa Hong Kong. Alam nyo naman na meron pa rin 21 days quarantine. Ang mag-shoulder po noon ang employer, yung pagtire nyo sa hotel, pati sa pagkain, suporta po nila, hindi po agency. Kaya mas pinili ng ibang mga employer na kumuha na nandito na lang sa mismong lokal, no, sa Hong Kong. Pero meron naman ding iba na kumukuha sa iba sa overseas, ano, sa Pilipinas, pero hindi po lahat, no. So antay-antay lang, mag-pray po tayo, samahan natin lahat na mag-pray na maayos ang sitwasyon para kukuha sila ng mga overseas na mga worker para magkaroon din kayo ng chance. Na kahit anong paluap ko, ang agency pa rin ang may hawak niyan kung sino sa inyo ang imamarket nila, no? At kung sino din sa inyo ang masisilik ng employer, no? Sa akin lang idinaan niyo ang papel, i-forward ko na, yung agency na po ang bahala niyan. Pero sa pag-follow-up, andoon pa rin ako, na ina-update ko pa rin, para lalo na yung nagpa-update sa akin, ina-update ko pa rin. So, ang gagawin nyo na lang ngayon is, magtiwala sa Panginoon, humingi sa kanya ng chance, ano, blessings, na bigyan kayo ng chance na makarating sa Hong Kong. Alam ng Panginoon ang inyong kalooban, alam niya ang inyong puso. Kaya kung talagang para sa inyo ang kahilingan nyo, ibibigay niya, no? Lahat ng mga hinihiling natin ay tinitingnan ng Panginoon niya, no? Yan ba yung nakakabuti sa atin? Yan. Kung hindi pa talaga niya ibinigay ngayon, maybe one day, no? Ibibigay din niya para po sa inyo.
Sa mga nabigyan ko ng mga requirements, ano, sa mga nabigyan ko na ng mga info, paki-follow niyo po ang instruction. Kung kailangan niyo po ng manood ng mga videos, andoon po yung mga info. No, kasi kung isa-isahin ko kayo, hindi ko kayo kaya sa sobrang dami niyong mga inquiries. Kaya manood na lang po kayo sa mga videos na ibinigay ko at sundin niyo po ang mga instruction doon at nakakatulong po sa inyo doon. No, lahat ay ibinigay ko na para mapanood niyo na lang at i-follow niyo ang instruction na ibinigay ko sa inyo. Pag sumunod kayo, check na hindi kayo mahihirapan din, no, sa ibang mga agency. Huwag kayo mag-focus sa isa. Pwede kayo mag-apply kahit saan. Dahil lahat naman ngayon ay through online application. At hawak nyo ang inyong passport. Lahat ng mga requirements ay hawak nyo. Ang kinuha lang namin ay inyong mga duplicate, no? Mga, ano lang yan, mga copy. Hindi po yun original. Kaya pwede kayong mag-apply sa ibang agency. Huwag kayo mag-focus ng isa. Kung sakali man lang, no, ano naman tayo, be honest. Kung nagkaroon naman kayo ng employer, no, sabihin nyo naman sa akin, inform nyo ako para official nating ma-canceled ang inyong application. Huwag yung maiwang nakahang dahil nagkaroon na kayo ng employer sa iba, ibigla nyo na lang akong kalimutan. No? Be honest tayo, mag-re-respect na lang ang kailangan natin na i-inform nyo ako kung nagkaroon kayo ng mga employer. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot na sabihin sa akin dahil hindi po ako magagalit. Matutuwa pa nga ako, no, na nagkaroon kayo. Hindi ko po kayo hawak, no. Hawak niyo po ang inyong sarili, hawak niyo po ang inyong desisyon. Kaya lang lumapit kayo sa akin dahil nagpapatulong. Kaya lang ang sukli niyo naman, sabihin niyo sa akin kung nagkaroon na kayo ng employer, no, kung saang agency. Dahil hindi ko alam kung na-hired pala kayo ng agency na 'yon tapos hindi nyo sinabi, doon ko kayo kinansel. Kailangan alam ko rin. Ano? Hello po. Sa mga nagtatanong pala about sa OWA, lahat ba ng mga ex-abroad kailangan pa bang mag-OWA? Ang lahat pong mga first-timer pa lang na papasok sa Hong Kong, yun lang po ang need na mag-OWA. Ang mga ex-Hong Kong lang po ang accepted sa pag-OWA. Dahil tapos na po sila, dahil Hong Kong po sila galing. So, tapos na sila. Yung nasa Middle East, nasa Malaysia, nasa Singapore, lahat kayo, kung first time kayong papasok sa Hong Kong, kailangan nyo nang mag-OWA. Kailangan din mag-PIDOS. Lahat pagdaanan yun, OWA at PIDOS. And then, ang mga ex-abroad na galing before sa Hong Kong, and then nagpunta ng Middle East, wag na po kayo mag-OWA. May record na po kayo noon na nag-OWA na kayo kasi ex-Hong Kong po kayo. No, ex-Hong Kong po kayo. So, walang OWA, ang ex-Hong Kong lang po. Lahat mag-OWA ang first-timer na papasok sa Hong Kong kahit ex-abroad kayo. Sana po malinaw po sa inyo, ha? Kasi maraming nagtatanong, mag-OWA pa ba kami? Kailangan nyo po ng OWA, yung PIDOS, ano po yung isa, PIOS. Hindi ko po alam. Kayo pong makakaalam yan pag hired na kayo dahil i-inform naman kayo ng agency. No, lahat ng first-timer papasok sa Hong Kong may OWA. Ang ex-Hong Kong lang, kahit nasa Middle East ka ngayon na gusto mong bumalik sa Hong Kong, wala na pong OWA. Yan. Sana malinaw po sa inyo, ha? Kasi patuloy pa rin maraming nagtatanong. So, itong video na to, tungkol sa OWA. So, ulitin ko, lahat ng first-timer, kahit ex-abroad ka, papasok pa lang sa Hong Kong, mag-OWA at mag-PIDOS. Ayan. Ang hindi lang mag-OWA ay ang ex-Hong Kong. Ayan. Thank you, ha. Sana malinaw po sa inyo.